Good morning. Good morning! Amen. Isang mapagpalang araw na naman po ng pagsamba para sa ating lahat. Pwede po bang ngitian mo yung katabi mo? Ayan, sabihin mo sa kanya, masaya ako dahil nakita kita dito sa church. Praise God. Of course, welcome po sa ating lahat, sa ating Sunday worship celebration. Alam ko po, nanggaling kayo sa iba't ibang lugar at mabuti ang Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin. May nanggaling po ng, ayun, may galing Batangas, may Santa Rosa, San Pedro, sa iba't ibang lugar. Purihin po ang Panginoon at inalaw niya na tayo ay magtipon-tipon sa lugar na to para sambahin siya sa Espiritu at Katotohanan. Welcome po sa ating mga online worshipers, sa mga nagjo-join po sa atin dyan. All over the globe, hindi ko na po sasabihin kung nasan kayo today, pero alam ko, nandyan kayo today. Amen. So, excited po akong i-share ang word ng Lord sa ating lahat today. Bago ang lahat, samahan niyo muna po ako. Let us pray. Tayo muna po tayo. Mabuting Diyos, maraming salamat po, Ama naming nasa langit, at kasama ka namin sa mga oras na to. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin, salamat po sa patnubay, sa gabay, sa pagpapala sa araw-araw. Alam namin, Panginoon, at ina-acknowledge po namin ikaw ang source ng lahat ng aming mga pangangailangan. At salamat po dahil, Lord, patuloy mo kami, Panginoon, na pinapatatag sa pagsubok ng buhay. Patuloy na kami po ay iyong pinagagaling sa aming pong mga karamdaman, at alam namin na makapangyarihan ng iyong mga salita na aming pong maririnig sa umagang ito. Ang panalangin nga po namin, Ama naming Diyos, ay magsing-in po ito sa aming mga puso. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong mga salita. At ito po ay magamit namin sa araw-araw naming pamumuhay. Gamitin mo po ako bilang tagapagsalita mo ngayong umaga. Put words into my mouth. At ina-acknowledge po namin, Panginoon, ng presensya mo, Banal na Espiritu. And we say good morning to you once again. At salamat po, Father God. Alam namin you are smiling at us right now. You're sitting at your throne. At maraming salamat po dahil excited po kami na alam namin na may gagawin ka sa aming mga buhay. Salamat po sa araw na to, sa araw ng pagsamba. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, Ama naming Diyos na nasa langit. Maraming salamat po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Once again, magandang araw po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. At hindi ka lang blessed, you are generous. Amen. So, mga kapatid, ito po, matagal-tagal na po nating hindi napag-uusapan ang topic na to. Alam mo, nung ako po ay nag-pray kay Lord para sa message natin ngayong araw na to, ngayong Sunday, alam mo, isa sa pina-impress ng Lord sa heart ko, marami mga tao ngayon talaga, dahil nga sa pandemic, pinadapa talaga tayo ng pandemic. Marami talaga ang nahirapan, nawala ng kabuhayan, ng trabaho. Talagang isang pagsubok sa ating lahat ang naranasan natin. And of course, sa muling pagbangon at pagbabalik ng ating ekonomiya, umaasa tayo sa Panginoon. Umaasa tayo ng ating mga panalangin ay sasagutin niya. Umaasa tayo na tatanggap sa Panginoon at muli niyang ibabalik yung sigla ng ating kabuhayan. So, mga kapatid, ito po, real talk to. Unang-una, ang aking pong tanong sa inyo ngayong umaga, ano ang masarap na pakiramdam? Yung ikaw ay tumatanggap o ikaw yung nagbibigay? Real talk. Ito po, walang kaipokritohan. Nature talaga ng tao, mas gusto natin yung tayo ay laging tumatanggap. Tama, kesa tayo ang nagbibigay. Pero ano ba ang sinasabi ng Bible? Paano kung sabihin ko sa iyo ngayong umaga na inaantay lamang ng Diyos na ikaw ay magbigay bago ka tumanggap?
Agree ba kayo doon? Alam mo, itong pag-uusapan nating topic ngayong umaga, ito ay ayaw-ayaw ni Satan na marinig mo o matutunan mo. At kung hindi ko naman ipipreach sa'yo itong topic na to, hinuhold ko o pinipigilan ko ang blessing mo. So, ang title ng message natin ngayong umaga ay pinamagatang Give and You Will Receive. Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong divine purpose in life. Alam niyo ba na tayo ay ipinanganak para magbigay? Napaka-importante po nitong message na to, and later on, mas lalo ninyong mauunawaan na kailangan natin ito, especially sa mga panahon natin ngayon. Okay? So, please sit back, relax, at alam ko po, ang banal na spirito ay kikilos sa atin ngayong umaga. Alam nyo, ang mga pulis, ang mga doktor, mga nurses, even ang mga bumbero, pag nakita mo sila sa kanilang mga uniform, na-identify mo kaagad kung ano ang trabaho nila. Tama? Yung uniform nila, distinctively identify them. Pero tayong mga Kristiyano, ano ba yung distinction natin from others? What makes us different from others? Sabi ko nga sa inyo, itong mga nabanggit kong na mga tao, makikilala mula sila sa pamamagitan ng uniforme na suot-suot nila. Pero tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, what makes us different from others? Alam nyo ba, the act of giving is distinct, okay, to the children of God. Yun daw, kasi hindi madali. Church, hindi madali yung ikaw ay mag-share, hindi madali yung ikaw ay magbigay. Okay, pero ito ay distinct sa mga anak ng Diyos. So, yung ating giving makes us imitators of God. Ito yung tinatawag na Christ-likeness. Kasi ang ating Diyos, siya ay giver. Do you agree? Now, going back, doon sa sinasabi ko na distinction, yung mga uniform, yung mga suot nila, mga damit, makikilala mo sila. Alam mo ba, sabi ko sa inyo kanina, ang distinction ng isang Kristiyano, sabi sa Romans 13:14, clothe ourselves with the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ito ay nakikita sa atin as our distinction, the act of giving. Nothing is more natural to God than to give. Kasi ang ating Ama, ang ating Diyos na nasa langit is a giver. God is our model. Our God Himself is a giver. Actually, alam naman nating lahat, ang ating Amang Diyos na nasa langit, ibinigay niya yung best niya. You are very familiar with this. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His best. He gave His only Son. Diba? So nakita mo, talaga ang ating Amang nasa langit, minomodel niya yung giving. And hindi lamang siya nagbigay, binigay niya yung best niya. He gave His only one, His only Son. Meron pong isang kwento. Meron daw pong isang preacher. Kagaya nito, he was making an appeal to the congregation kasi medyo luma na daw yung church. So sabi niya sa congregation, kailangan na po nating i-remodel yung ating pong church. Medyo bulok na po yung ating kisame. At any moment, yan po ay pwedeng nang magbaksakan. Okay, so habang siya po ay nagsisermon, tumayo yung isang mayaman. Sabi niya, Pastor, ako po ay magpe-pledge ng 10,000 pesos. Ba? So, pag-upo niya, may bumagsak sa kanya, tamang-tama, parte ng kisame. Bumagsak doon sa kanyang shoulder. Okay. So, tumayo ulit siya, sabi niya, mukhang
kailangan ko ng dagdagan yung aking pledge, pastor. Gagawin ko ng 50,000. Wow. So, ngayon, paupo pa lang siya. Yung malaking part nung plaster, nabagsakan na naman siya. Sabi niya, pastor, gagawin ko ng 1,000,000. Biglang may sumigaw dun sa likod sa congregation. Sabi niya, Lord, bagsakan mo pa siya ulit. Alam mo ba, kapatid, you can make a difference wherever you are every day kasi anak ka ng Diyos. At pwede mong sabihin at any given moment, what can I give? Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, it's very common kasi sa tao, ang lagi nating, by nature, ang gusto natin lagi, meron tayong mapapala. Diba? Wala naman ako mapapala dyan. Ano bang makukuha ko dyan? It is uncommon for us people na lagi na lang nating tatanungin is, ano ang pwede kong ibigay? Ano ang pwede kong itulong? There is a principle in the Bible that is more blessed to give than to receive. Church, believe me. Believe me. Alam niyo po, this time, this season, itong pandemic na to, marami sa atin talaga pinadapa. Marami talaga sa atin bagsak talaga. Pero alam mo ba na gustong-gusto ko ang i-bless ng Lord? Gustong-gusto ng Lord na i-transform yung kalagayan mo. Gustong-gusto ng Lord na i-increase ka ngayong season na to para din dudad sa distinction ng mga anak ng Diyos. Now, sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Sino sa inyo naniniwala doon? Amen? So, kaya nga sabi ko, ano bang gusto mo? Yung nagbibigay ka o ikaw yung laging humihingi? Anong gusto mo? Ikaw yung nanlilibre o ikaw yung nililibre? Real talk. Pero ako, gusto ko ako yung nanlilibre. Kasi pag ako nanlilibre, ibig sabihin, meron akong panlibre. Amen? Buksan nyo yung Bible ninyo. Tingnan nyo. Acts chapter 20, verse 35. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Church, kailangan nating tumulong. Remembering the words that the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Alam nyo, okay naman po ang tumanggap. Kasi masarap talaga ang tumanggap. From a friend, sa mahal natin sa buhay, from other people, pero kung nagiging habit na natin ito, na lagi na lang tayong umaasa at nangihingi, ang mangyayari po niyan, baka hindi na natin matutuhan ang mag-share o ang magbigay. Pag ganun po ang natutunan natin, pakisabi sa katabi mo, lugi ka. There is a law of circulation, church. Yung pagbibigay kasi natin, it's a response of gratitude kung ano ang blessing ng Lord sa atin dito sa buhay natin. So giving is a proof of love. Diba? For God so loved the world that He gave. So ibig sabihin, ang pagbibigay pala, ito ay pruweba ng pagmamahal. Amen. So, gusto ko pong i-share sa inyo ngayong umaga itong principle na to. Well, ang buong katotohanan po dito sa message natin ngayong umaga is not about what God wants from you. Hindi po, hindi ba kailangan ng Lord yung ating pera eh? Siya nga may-ari ng lahat eh. Tama po ba? So, it's not what God wants from you. It's about what God wants for you. Kung ano ang gusto ng Lord na gawin mo. Kasi sabi ko nga po sa inyo lagi, ang pinakamadali na pwedeng gawin ng Lord sa atin ay i-bless tayo. But there is a principle. God wants to bless you. In book of Genesis chapter 12 verse 2, kung naalala ninyo si Abraham, okay? In Genesis 12:2, ang sabi dito, Abraham, I will make you a great nation.
Pagpapalain ko ang iyong lahi, ang iyong bansa. At hindi lamang yun. You will become famous. I will make your name great. I will bless you so that you will be a blessing. Nakita mo ang kalooban ng Panginoon. You see the principle. Ang sabi ng Lord, pagpapalain kita, hindi lamang para sa sarili mo. Pagpapalain kita dahil ang dahilan ko, gusto ko maging pagpapala ka. So ito ang dahilan ng Diyos kaya tayo binibless. Kaya tayo binibless ng Lord kasi para tayo ay maging channel. Maging daluyan din tayo. Amen? So, hindi pala tayo pagpapalain ng Diyos hanggat nakikita niya na hindi ka marunong mag-share. Kasi you see the principle of God, I will bless you to be a blessing. Amen? Hanggang sa dumating yung panahon na yung pagpapala na tinatanggap natin, maliwanag sa atin na hindi yan para sa atin lahat. Do you believe that? Alam mo ba na yung tinatanggap mong pagpapala ay hindi lahat para sa'yo? Pero siyempre, yung pinakamalaking cut dyan, sa'yo yun. Pero talagang meron talagang parte na dapat nating i-share, itulong o ibigay. Amen? There is a law of circulation. The Bible is very clear about that receiving comes from giving. Nasa pagbibigay ang pagtanggap. There are primarily two types of people dito sa mundong ito. And gusto ko, tingnan ninyo, siguro, make a survey, even in this church, meron daw dalawang klase ng tao sa mundo. Number one is receiver. Number two is a giver. Yung receiver, para daw yung vacuum cleaner. Diba, vacuum lang siya ng vacuum. Yung giver naman, para naman yung sprinkler. Alam nyo, kailangan ng mundong ito ng maraming sprinkler na kagaya mo. Amen. Enough na para sa mga vacuum cleaners. So, tanong, BOCC, are you a giver or a receiver? Amen. I believe, church, nandirito ka to fulfill a divine purpose in life. You are born to give. Matagal-tagal na po natin hindi ito na pag-uusapan. Marahil you are wondering, ano nga ba talaga ang problema? Ginagawa ko naman ang lahat ng paraan. Pero bakit hindi ako tumatanggap? Kasi ang sabi nga ng Lord, kailangan mong magbigay para ka tumanggap. Amen. So naniniwala ko hindi aksidente ngayong umaga na naririnig mo itong mensahe na to. Bigyan ko pa kayo another illustration. Merong isang mama, wala siyang ginawa all his life, mag-hoard. Ano yung mag-hoard ng mag-hoard? Diba? Nag-i-stack, nag-co-collect, wala siyang ginawa all his life. Now, in the last part of his life, natutunan niya kung paano magbigay. At alam mo ba kung anong sabi niya? There is so much joy in giving. Diba? Yung joy ng kanyang pangongolekta, yung joy ng kanyang pag-hoarding, wala pala ito doon sa joy na na-experience niya nung natutunan niya din ang mag-share. Nung natutunan niya rin magbigay. Church, you find that true joy is in giving than it is in receiving. No wonder na ang sabi ng Bible, ang sabi ni Jesus, it is more blessed to give than to receive. Amen? Dito po sa church, meron tayong mga buksingero dito. May mga buksingero tayo, di ba? Ako naniniwala ko, isa sa mga prinsipyo nyo to, it is more blessed to give than to receive. Amen? Church, hindi lamang po ako nagsasalita dito about giving money.
Listen carefully. This is not just talking about giving money. Actually, money is just a very small aspect of the giving principles. This applies to every areas of your life. Hindi lamang ito usapang pera. Itong principle na to about giving, ito ay aplikado sa lahat ng area ng buhay natin. Amen. Kung ano ang binigay mo, tatanggap ka mas higit pa doon sa inaasahan mo. Okay, now, church, concentrate. Inhale, exhale. Sige po, try nyo. Inhale, exhale. Breath in, breath out. Yan, inhale, exhale. Paano kung sabihin ko sa inyo at i-announce ko sa inyo, mga kapatid, pasensya na po, pero within this room, hindi na po enough yung hangin. Yung hangin na ating i-breath in. Ito, segue lang ha. I don't know, kasi nung pumunta kami ng Korea, kasi alam ko, nabalitaan ko sa Korea, may nagtitinda ng hangin. Alam niyo ba yon? Nagtitinda ng hangin, nakabox, ay nakalata. Naghahanap ako na mabibilan eh. It's true. Search sa Google, may nagtitinda ng hangin, fresh air. Now, breath in, breath out. Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi na sapat yung hangin ngayon dito sa loob ng church? Anong gagawin mo? Siyempre, hihinga ka, nanghihinga, mag-i-inhale ka na mag-i-inhale, mag-o-hoard ka hanggang sa hindi ka na makahinga, hanggang sa ikaw ay mangitim. Tama? Kasi anong gagawin mo? Uy, kulang na ang hangin. So, i-inhale mo nang i-inhale hanggang sa pipigilin mo ng exhale yan. Church, listen, the blessings in your life is like breathing in and breathing out. God's blessing includes giving and receiving. Pag sinabi ko sa inyo na wala nang enough na hangin, ang gagawin ng marami, mag-hoarding na siya. Pero kailangan kasi balance, church. We have the breathing in and the breathing out. Open your Bible in Luke chapter 6, verse 38. Give and you will receive. Church, hindi po ako nagsabi nito. Bible po ang nagsabi nito. Give and you will receive. Your gift will return to you in full press down, shaken together to make room for more. Running over and poured into your lap, the amount you give will determine the amount you get. Sabi sa Tagalog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. This is the law of circulation. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. The measure that you use will be the same measure na babalik sa iyo. So, dito sa Luke 6:38, makikita natin, sabi dito, give and you will receive. So, part 1 is give and part 2 is receive. So, ito yung tinatawag natin the law of circulation. And this applies to all areas ng buhay natin. Magbigay ka ng marami, marami ang babalik. Magbigay ka ng konti, may babalik din naman. Nga lang, konti lang. Naintindihan po ba natin? If you are willing to give first, and there will be a natural circulation that comes back to you. It's the law of life. I remember, I don't know kung kasi medyo old school na ako, kung naalala nung mga kasing edad ko dito sa probinsya, naalala nyo ba yung poso? So dito, taas ang kamay nakaranas dito ng poso. Yan. Yon, kasi mayroon dito mga RK. Rich kid. Alam mo, nakaranas kami ng poso nung araw nung bata pa ako. Lalo na pag nagbabakasyon kami sa probinsya. Naranasan ko doon yung tuyong-tuyo yung poso. Tapos ipapump mo ng ipapump, walang lalabas na tubig. Naranasan nyo? Yun pa
pala, in order na merong tubig na lumabas, kailangan mo munang buhusan ng tubig sa ibabaw. Amen? Ano ang missing? Bakit walang lumalabas sa tubig? Yung pala, you have to give first. Kailangan mo muna magbigay ng tubig sa ibabaw, then the pump will start to flow continuously, siksik, liglig, umaapaw. Tama? Enough water na kailangan mo. So in the same way in your life, kapatid, basahin mo na lahat ng mga librong alam mo. You can meditate all the possible spiritual principles 24 hours a day. Mag-declare ka pa na mag-declare. But until you begin to give it, you will never receive. Amen. Kasi may mga Kristiyanong, I declare. Diba? Pag nag-type ka ng amen, bukas alas 9 ng umaga, may dadating sa'yo. May mga ganun, diba? Sa social media. Pag nag-scroll ka at hindi ka nag-amen, may masamang mangyayari. Grabe ka. Church, good intention never reap a harvest. Kahit maganda ang intention mo, hanggat hindi mo yan ibinibigay, hindi yan manganganak. Amen. It will not circulate back to you. Kita mo yung poso, lalo na kung baguhan ka sa probinsya, kahit anong gawin mo, no? Walang lumalabas. Ang principle pala, lagyan mo ng tubig sa ibabaw. Tapos mamaya mag-overflow na. Kita nyo? Eh, marahil siguro ngayon, habang nakikinig kayo ng message na to, o kayo po dyan online, sinasabi mo, eh, wala nga akong maibibigay, pastor. Walang-wala nga. Kasi nga, pandemic. Alam mo, si pandemic, lagi nasisisi, no? Pag may tumatawag sa'yo, naniningil, sir, wag mo sabihin, pandemic. Church, kung walang-wala ka ngayon, ito ang best time for you to give. Amen? Do you agree? Sabi mo nga sa katabi mo, kung walang-wala ka ngayon, ito ang best time para ikaw ay magbigay. Pastor, ganun ba? I'll give you one story in the Bible. Open your Bible, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 8. Now, I want you to know, dear brothers and sisters, mga kapatid ko dito sa BOCC, ate, youth, nanay, tatay, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, COVID-1, COVID-2, hanggang COVID-19. Tested by many troubles. Nawala ng trabaho, na layoff, nagkasakit, and they are very poor. Church, meron ba ditong very poor? Maaring merong poor, but not very poor. Pero alam ko, meron ditong generous. Tingnan mo yung katabi mo, generous yan. Okay. Ganun, generous. They are being tested by many troubles and they are very poor. But they are also, tingnan mo, very poor, but they are also filled with abundant joy. Grabe. Hirap ka na, pero masaya ka pa. Which has overflowed in rich generosity. Grabe, hirap na, pero generous. Possible ba? Possible. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more.
and they did of their own free will. Sabi nga, walang pilitan. God loves a cheerful giver. Pero sabi dito, kung kailan sila hirap na hirap, doon pa sila nagbigay. At hindi lang sila basta nagbigay, sobra-sobra pa yung binigay nila. Tingnan mo, verse 4, ha? Sabi ko nga, very poor. Saan ka nakakita nito? Kung sa lahat lang ng churches meron nito, wow, grabe. Baka kunin na tayo ni Lord. Verse 4, they beg us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Saan ka nakakita? Very poor, pero sila pa yung nakikiusap, na gusto ko magbigay. Uy, yung di ba, yung sarado na yung basket natin, pabuksan mo yan. Gusto ko magbigay. Uy, hindi ka rito, gusto kitang bigyan. Diba? Biruin mo, ha? Church, ito yung sinasabi natin na yung distinction ng anak ng Diyos, yung lagi niya sinasabi, ano bang pwede ko maitulong? Ano bang pwede ko maibigay? Hindi yung ano bang makukuha ko dyan? Ano bang mapapala ko dyan? In verse 5, they even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. See, church, alam mo, mahirap kasi magbigay kung unang-una, hindi natin ibibigay yung sarili natin kay Lord. Amen. Kasi yun nga yung ano, yun yung iku-clothe natin yung sarili natin in Jesus Christ, or with Jesus Christ. In verse 6, so we have urged Titus, who encouraged your giving in the first place, to return to you and encourage you to finish this ministry of giving. So ang pagbibigay kasi yan ay ministry din. Ito, tingnan ninyo, bakit natin pinipreach ito ngayong umaga? Church, you've heard so many messages. You excel in so many ways, sabi ng verse 7. Ang tindi ng pananampalataya mo. Magaling ka na nga mag-preach. Magaling ka na mag-speak. Marami ka ng knowledge. Andami mo ng seminar na inatinan. Masyado kang enthusiastic. And then, syempre, nandyan din yung pagmamahal mo sa kapwa mo. You are anointed to sing. You are anointed to dance. Pero sabing ganon, kung kayo ay nag-excel dyan sa mga bagay na yan, mga kapatid, gusto ko mag-excel ka din also in this gracious act of giving. Nakuha nyo? Nag-gets nyo, mga kapatid? Diba sabi ganun, nandun ka na, punong-puno ka na ng pananampalataya, you're anointed. Pero hindi ka ba nagtataka? Excellent ka sa maraming area ng buhay mo, pero pagdating sa financial na area, bakit ganun? Well, sabi ng verse 8, I am not commanding you to do this. Wala itong pilitan. Conviction kasi ito eh. Diba? But I am testing how genuine your love by comparing it with the eagerness of the other churches. So, ibig sabihin, giving is a proof of love. So, church, listen. When things are tight, someone has to give. Kung kailan ka gipit, yun yung best time na kailangan mo magbigay, kagaya ng mga Macedonians. Give and you shall receive. There is a law of circulations. When things are tight in your life, anumang area yan, kung saan ka man tight, anumang area ng buhay mo, find a way to give to that area. Magkukulang ka sa pagmamahal, magtanim ka, magbigay ka ng pagmamahal. There is a law of circulation. Diba? When you show kindness to other people, marunong ka magtrato ng tama sa kapwa mo, itatrato ka rin nila ng tama. Tama ba? Pag naramdaman ng misis mo, ng asawa mo, na mahal mo siya, babalik din sa iyo yung pagmamahal na yun. Tama? Kung marunong kang rumespeto ng tao, there is a law of circulation, tatanggapin mo din yung respeto na yung pabalik. So, money is just a small aspect of giving.
Ito po ay applicable sa lahat ng areas ng buhay natin. Isipin mo, church, meditate. Anong area ng buhay ko ako nagkukulang? Dapat I find a way to give in that area. Amen? So give whatever you can give. Do not hoard it. Give and you will find a new circulation. It's another flow of blessing. Tingnan nyo ha. Nakakita na ba kayo ng taong inatake sa puso? Pag nakakita ka ng taong inatake sa puso, may dadating na medical team. Anong gagawin ng medical team? First thing na gagawin niya, ipupush niya yung chest. Tama? Hello? Ipupush niya yung chest and create circulation inside sa katawan niya doon sa na siya inatake. So, ibig sabihin, you push. Push until something happens. In the same way, we can push on that area. Kung saan tayo type na type, kailangan nating i-revive. At marirevive lang yan by giving, by pushing. Church, mga kapatid, find a way to give to that area that is tight. And it will come back to life again. Parang yung inatake lang sa puso yan. Kailangan i-push nang i-push yung chest. So this is the law of circulation. The law of circulation, paglabas mo sa church na to, dapat ang lagi mong tinatanong sa sarili mo, paano ako makakatulong? Paano ako makakapagbigay? Lord, show me the way. And when you give, eto naman. Alam nyo, minsan ang problema kasi, pag nagbigay tayo, gusto natin ipa-announce. Tama? Alam nyo ba ang sinasabi ng Bible pag nagbibigay tayo? In Matthew chapter 6 verses 1 to 4, sabi dito, watch out. Don't do your good deeds publicly to be admired by others. Diba? Nung nagpatawag tayo ng mga kapatid, mag-share tayo ng tiles para sa church. Marami po sa inyo ang nag-share. Buti na lang, walang lumapit, Pastor, gusto ko yung pangalan ko nandyan sa tiles. Amen? Pastor, yung upuan na dinonate ko, kailangan may pangalan sa likod ko yan. To be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. When you give to someone in need, don't do as the hypocrites do. Diba? Kasi pag kayo, iba nagbibigay, talaga may trumpet pa, tiyang, tiyang, tiyang. Nagbigay po siya ng 50 pesos. Nagbigay po siya ng ganito, 1,000,000. Blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their acts of charity. I tell you the truth. They have received all the reward they will ever get. Tinanggap na nila. Anong tinanggap nila? Yung admiration ng mga taong nakaalam. Verse 3, but when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Ibig sabihin, huwag mo nang ipagkalat pa. Amen. Give your gifts in private and your Father who sees everything will reward you. Amen ba yon? Kasi talaga naman, di ba, gusto natin kasi malaman niya nagbigay ako. Diba? Yang kinauupuan niya, naiinis pa naman ako dyan. Ako pa naman nag-donate niyang 4 na tiles na yan. Pastor, pwede bang palipatin yan? On your giving, church, listen to this, attach no strings. Magbigay ka, dahil nagbibigay ka para sa Panginoon. Huwag mo isipin na, bibigyan ko siya para pag binigyan niya ako, bibigyan niya ako ng mas malaki. Hindi po giving ang tawag doon. Ang tawag doon is bartering, trading. Hindi po ganon. If I'm going to give you something, I'm going to give it to you freely without any strings attached. Diba? Hindi na yung sinusumbat mo pa. Diba? Kasi yan, binigyan kita na ano, diba? Ganto, nagsusumbatan tayo. That is the way to give, church.
Wala nang ano, no string attached. Give totally and completely without any questions of return. We give as we give to the Lord. And as you give, you shall receive. Church, nasa pagbibigay ang pagtanggap. Whether you believe it or not, you have to learn to give. Kung kaya mong tumulong, gawin mo. 2 Corinthians 8:7, since you excel in many ways, you may be anointed to dance, you may be anointed to sing, you may be anointed to preach, you excel in many ways in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also. Church, Bible po nagsabi nito. Hindi lamang sa pananampalataya, hindi lamang din sa pagmamahal, hindi lamang dahil tayo ay nagsiserve, kakalimutan na natin yung pagbibigay natin, pagtulong natin sa kapwa natin. I want you to excel also in this gracious act of giving. So ngayong umaga, church, I'm inviting you to make a new commitment in your life. Day by day, situation by situation, tanungin mo ang sarili mo, ano ang pwede kong ibigay? And I want you to conclude this message. Give as if you are giving to the Lord. In this last passage, open your Bible in Matthew chapter 25, verses 35 to 40. Sabi ni Jesus, for I was hungry. Nung nagugutom ako, pinakain niyo ko. Nung ako ay nauuhaw, pinainom niyo ko. I was a stranger, pero pinatuloy niyo ko sa inyong mga tahanan. Wala akong damit. Nung ako'y nagkasakit, binisita mo ako. Nung ako'y nasa kulungan, binisita mo ako. You came to me. In verse 37, then the righteous will answer him, saying, Lord, kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka namin pinakain at pinainom? At kailan ka namin winelcome sa aming mga tahanan? Kailan ka namin dinamitan? Kailan ka nagkasakit? At kailan ka namin dinalaw sa kulungan? In verse 40, ang sabi ng King, truly, I say to you, as you did it to one of the least of these brothers, you did it to me. Habang ginagawa mo ito sa kapwa mo, ginagawa mo to sa akin. Sabi ko po kanina, a while ago, meron dalawang klase ng tao sa mundong ito. Number one is a receiver, and number one is a giver. BOCC, are you a giver or are you a receiver? Ang hina. Are you a giver or a receiver? Before we end, church, whether you believe it or not, kailangan mong magbigay in order for you to receive. Ang pinakamadaling gawin ng Diyos para sa iyo ay pagpalaing ka. Pero ang sabi ng Lord, kagaya ng sinabi niya kay Abraham, Abraham, pagpapalaing kita para maging pagpapala ka sa kapwa mo. Give and you will receive. Nasa pagbibigay ang pagtanggap. Meditate, church. Think about it. Anong area ng buhay ko ako ay gipit na gipit? Doon ako sa area na yun kailangan magbigay. Dahil ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nagbigay, ibabalik ng Panginoon sa iyo yan, siksik, liglig, umaapaw. Amen po ba yon? Meron po ba tayong natutunan? Marahil siguro, kasabay ng pandemic, nakalimutan na rin natin itong principle na to. Pero purihin ang Panginoon dahil muli niyang ipinaalala sa atin, dahil excited si Lord, i-bless ka. Excited si Lord, i-bless tayo.
Pero ang gusto kasi ng Lord, maging blessing tayo pag binless niya tayo. Amen? Hindi lahat ng tinatanggap mong pagpapala, sa'yo lahat. May parte dyan ang kapwa mo. You need to share your blessing. Church, it's a proven principle. Subukan mo. Ang sabi ng Panginoon, prove me now. If I will not open the windows of heaven, bubuksan ko ang langit at ibubuo sa iyo ang pagpapala that there's no room enough for you to contain. Pwede po tayong tumayo sandali, church. Think about it. Anong area ng buhay mo yung kailangan mong, kailangan mo? Gipit na gipit ka. Ito ang panahon para magbigay ka. Mag-share ka. There is a law of circulation. This is not just about money. Ito ay may kinalaman sa lahat ng areas ng buhay natin. Respeto, gusto mo? Respect other people. Gusto mo kindness? Be kind to other people. Gusto mo ng pagmamahal? Love them. And even in your finances, kung diyan ka tight, diyan ka gipit, diyan ka magbigay. Wala pong pilitan ito. God loves a cheerful giver. But the measure you use, yung takalan na ginamit mo. Sabi nga, kung nagbigay ka ng kutsara, kutsara lang din ang ibabalik sa'yo. Subukan mo magbigay ng pala, pala din ang babalik sa'yo. Amen. It's a timeless principle, mga kapatid. Especially this time, this season, this pandemic, alam ko, umaasa ka. Naghihintay ka ng tanggap sa Panginoon. Subukan mo tong principle na to. This is proven and tested. This proven and tested. Hindi kailangan ng Lord ng pera mo. Ang kailangan niya, your faithfulness. Amen. Kailangan ng Lord, yung heart mo. God is a lover and a giver. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, his best. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yun yung dahilan kaya namatay si Kristo sa cross. He gave up His life, and in return, church, that whosoever believes, in return, nagkaroon tayo yung kamatayan ni Kristo, yung binigay niya yung buhay niya para sa atin. Lahat tayo na nananampalataya sa Kanya, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. See the law of circulation, church. Kahit anong declaration mo, kahit na basahin mo pa lahat ng mga libro, unless you give, you will not receive. Kaya ngayong umaga, church, lalabas ka ng pintuan na to, sink into your heart that you are a giver. Not only a giver, you are a generous giver. Paglabas mo ng pintuan ng church na to, ngayon pa lang, isipin mo na saan ako pwedeng tumulong. Hindi yung iniisip mo lagi, ano ang mapapala ko? Ano ang makukuha ko dyan? You will not receive. Because receiving is on giving. May natutunan po ba tayo? Paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo to, you may excel in faith, in love, whatever areas of your life, pero gusto ng Lord mag-excel din tayo in giving. Church, ito pong mensahe na to, I'm pleading to you. God wants to bless you. Maniwala po kayo sa akin. God wants to bless you. Pero gusto ng Lord, makita ka na marunong ka mag-share ng blessing. Because the Lord says,
I will bless you to be a blessing. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Okay, so bago po tayo mag-iwahiwalay, God deserves all the praises and glory. He deserves our worship. Come on, let's sing to the Lord. Let's give the best worship na pwede nating ibigay sa Kanya. Ang sabi ng Lord, if you honor me, I will honor you. Come on, let's worship. After everything I've seen,
never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Luke 6:38 says, give and you will receive. Hindi po sinabi dito na preach and you will receive. Hindi din sinabi dito na dance and you will receive. Sing and you will receive. Pastor, nagsiserve ako ah. Yes. Ang sabi sa Job 11:36 o 36:11, if you obey and serve, you will spend your days in prosperity and life in pleasure. Obey and serve. You may be serving. Question is, are you obeying? Give and you will receive. Church, tinan ko nga kung may natutunan tayo ngayong umaga. The Lord just impressed this into my heart. Church, pwede ko bang tawagin si Chloe? Kilala niyo si Chloe? Alam niyo ba si Chloe, any time from now, siya po ay ooperahin? Tingnan niyo yung bata. Hindi lamang po prayers ang kailangan niya din po ng support financially. Pwede ba ako magpaikot ng basket? A sacrificial giving, any amount. Wala po itong pilitan, any amount makakatulong po sa kanila, sa kanilang family, para kay Chloe. Operan po siya sa any day from now. Kung kaya po natin tumulong, tumulong po tayo. Kahit magkano lang po, any amount will do. Makakatulong po ito. Tulungan ng Panginoon ang batang ito. Ipag-pray din natin na maging successful yung kanyang operation. Pag-pray din natin, of course, the family to comfort them. I remember one story in the Bible. Meron nagtanong, sabi niya, Lord, bakit ganun nangyari doon sa bata? Bakit siya bulag? Sinong may kasalanan? Ang sabi ng Panginoon, walang may kasalanan. Nangyari yan para ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, hayaan natin kumilos sa kapangyarihan ng Diyos sa atin, sa giving natin today. Hayaan natin na ang Panginoon kumilos sa batang ito. Pag-pray natin yung kanyang healing, hindi lamang po healing, but also deliverance. Samahan niyo po ako. Tayo po ay manalangin. Ni-raise natin yung hands natin sa Kanya. Father in Heaven, inaawit namin, You are the way maker, the miracle worker. Ngayong umaga, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming anak, si Chloe. Panginoon, walang imposible sa iyo. Hindi siya yung unang pinagaling mo, Panginoon. Father God, we pray that Your miracle, Panginoon, magwo-work sa kanya.
sa kanyang physical body, Panginoon kong Diyos. When we believe that all things work together for good, Father God, itinataas po namin sa inyo yung parating po niyang operation. Father God, unang-una, we pray na yung doctor na mag-ooperate sa kanya, Panginoon, bibigyan mo ng karunungan. A divine knowledge and wisdom. Lord, iko-comfort mo rin po ang family, and most especially si Chloe, you will give her the strength and the courage at yung patuloy na pagtitiwala sa iyo, Panginoon kong Diyos. We pray, Panginoon, for long life kay Chloe, Panginoon kong Diyos, na ang batang ito, Panginoon, ay gagamitin mo into your kingdom. Magmamanifest, Panginoon, yung testimony mo to this child, Panginoon kong Diyos. Alam ko, Panginoon, may purpose ka sa lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang batang ito, Panginoon. Lord, patuloy ka pong kumilos sa kanya mula ngayon, magpakailanman, Panginoon. Salamat po sa church na to at sa pamilya na nagmamahal sa kanya. Hindi mo siya pababayaan, hindi mo siya iiwanan. Salamat, Father God, kiniklaim na po namin, Panginoon kong Diyos. Lord God, through our seed, through our giving, Lord, we declare, Panginoon, healing, deliverance, and fast recovery para kay Chloe. And we ask all this by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Yung mga nanonood po sa inyo dyan online, kung gusto nyo pong tumulong kay Chloe, siguro po, proposal lang namin yung GCash ng kanyang mami, help na lang po kayo para sa kanya. Thank you, Chloe. God bless you more. Bye-bye. Go in peace, church. Shalom. Pagpalain po tayo ng Panginoon at pag-ingatan. In Jesus' name, we are all blessed.